ako si Jesse, at ito ang Man at Work. So, yun nga yung sinasabi ko na problema, eh, medyo humirap nga yung pagmamonetize mo kung ikaw ay nagsisimula pa lang sa pagbablog. So, lahat ng mga vloggers natin dyan, mga YouTubers natin dyan, yung gusto pa rin mag-vlog, ayan, yung may nire-reach or may tinatarget. Katulad ko kasi, may tinatarget tayo na ma-monetize para para magawa pa natin yung mga gusto natin at ma-expand pa natin yung mga gagawin pa natin. So, for this video, ipapakita ko sa inyo kung ano yung policy o polisiya ni YouTube na nabago o nadagdag, what I mean. So, kung ikaw ay nag-i-start, unang-unang palisiya ni YouTube ay wala kang ginagawang labag dun sa mga videos. Yung mga violence, yung mga pagmumura, yun. Mga kabastusan, ayan. Hindi magagandang panoorin. Yan. So, yun ay isa sa criteria or mechanics ni YouTube. Sumunod naman, magkaroon ka ng 1,000 subscriber. So, kapag nagkaroon ka ng 1,000 subscriber, kasama din dun yung pagkakaroon ng 4,000 watch hour. So, dun pa lang sa 4,000 watch hour, medyo complicated na yung kung mamomonetize ka. Kasi sobrang hirap ng 4,000 watch hour na i-reach. Halimbawa, nagkaroon ka na ng katulad ko sa videos ko, 15K. So, hindi niya pa rin magkuha yung 4,000 watch hour. Kahit ang dami ko ng video na nagbabiral. So, ang dami ng views. So, hindi pa rin niya ma-reach. So, dun pa lang, medyo, kung bago ka pa lang, medyo panghinaan ka ng loob. Sobrang nakaka-dismay, ha? Kasi, dumadagdag yung pahirap. Gamitin natin yung salitang pahirap. Na halip mamalapit ka na sa monetization, hindi mo siya magawa kasi nga may bago. Ano yung bago? Ano yung nadagdag? So yung nadagdag na ginawa ni YouTube ay short video na 10 million. Totoo po, hindi po kayo nagkakamali. 10 million po yung short videos na itinadagdag ngayon ni YouTube. So, dun pa lang, medyo nalungkot kami kasi hindi lang bago at luma yung magkakaroon nun. So, kami na bago, medyo mahirap para sa amin yung ma-reach yung 10 million views para sa short videos. Hindi ko alam kung bakit ito ginawa, pero yung nakikita lang namin kasi, di ba, may ibang platform or may ibang application na kung saan marami talagang nanonood doon. So para makuha or matarget yata yung YouTube, ganun din yung ginawa niya ngayon. So may 10 million na watch hour din or 10 million views ang kailangan mong ma-engage doon bago ka ma-monetize. So, napakahirap guys na makuha yun. Sobrang, di mo alam kung paano mo siya ma-reach. Pero, sabi nga nila, show must go on. Susubukan natin targetin or ma-monetize pa rin yun. Sa tulong nyo, sana subscribe pa rin kayo, manood pa rin kayo at tuloy-tuloy lang sa pag-aantabay, sa pag-update. So, ito yung pinakamahirap na gagawin natin. So, I wish na huwag kayo magsawa, na sumuporta at
Malayo-malayo pa talaga yung hakbangin natin para ma-monetize. So, ayun lang guys. Sa nahihirapan, same lang. Hindi lang naman tayo, pati yung mga luma na YouTubers, yung mga vloggers natin. So, ayun. I-flex ko lang yung Mga Network na page natin and then yung Jesse Eason na page ko. Panoorin nyo rin yung mga short videos ko na na ginagawa yung reels sa reels po. Oo. At yung TikTok din natin na account na Jesse Eason din po. Pakihanap na lang po at pa-subscribe, pa-follow. Kayo na po yung bahala. Ayan, so sana. Mula dito sa Greenwood Fitness Hub, ako si Jesse at ito ang Man.